Nako, eto. Sabi dito. Grabe si Maria Ressa, no? So, yan, anuhin natin. Mabilisan lang din po ito. Sabi, the conversation. Oh, Maria Ressa, the Nobel Peace Prize Award, no? Winner. His life. Matinding gumawa nito, ano? Risk life and liberty, pati daw po yung kalayaan. No? Buhay at kalayaan, handang ialay. Para lang mapanagot ni Maria Ressa ang gobyerno ng Pilipinas o yung mga nakaupo. Palakpakan kaya natin gumawa nito, no? Alam niyo po kung bakit nila nasasabi na pati yung liberty ni Maria Ressa ineris niya. Hindi naman po ano eh. Gobyerno ang naghabla diyan. Ang naghabla po diyan is pribadong mamamayan. Binalita nila no na smuggler yung isang negosyante, eh ikaw ba naman mga boss? Negosyante ka. No, kunyari si Ate Jocelyn may negosyo. Tapos nalaman ko yung mga ibinebenta niya pala ay smuggled. Tapos ang presyo niya sa akin ay regular na presyo. So sabi, isipin ko, panlalamang yun. Oh. Hindi ko nasusuportahan niya ito. Eh wala palang katotohanan. Nasira yung negosyo ni Ate Jocelyn. O di po ba? So ngayon po, idinadivert nila na ang nagpapakulong sa kanila at ang gustong makulong sila ay ang gobyerno. Wala pong ganun. Wala pong ganun. Sila lang po ang may sabi nun. No? Sila lang po. May problema sila. May nagawa silang mali doon kay Wilfredo Keng. Kaya ngayon po, may kaso silang libel. Papayag po ba kayo na etong tao na to sasabihin na niriris yung kanyang life, kanyang buhay, at ang kanyang kalayaan para lang mapanagot yung gobyerno ng Pilipinas? Sino? Pangulong Duterte? Diba? Tumahimik ang Pilipinas kay Pangulong Duterte. Pangulong Bongbong Marcos? Ano? Ano i-re-risk ang buhay niya? Ano? Wala po. Walang katotohanan yung mga ganito. Kaya nga po sila ngayon eh halos wala na mga papeles o inalisa na din sila ni Talabong. Siguro kasi ang naiisip ko naman po diyan mga boss, bakit nag-aalisan sila Talabong, bakit ngayon eh wala nang ganyan Rappler? Naiisip ko din po na kumbaga yung mga sumusuporta sa kanila, yung mga financier nila, no? Inaatrasa na sila. Kasi, makikita naman po sa reaksyon ng taong bayan eh. Biruin mo, ikaw magpipinance ka dito sa mga vlogger na to. Vlogger po kasi wala naman pong mga lisensya yan sa pagbabalita. No? Mga vlogger, pinapasara nga ng gobyerno ng Pilipinas yung mga yan. Makikita mo, nagpipinance ako dito. Tapos makikita mo yung mga reaksyon ng mga netizen doon sa kanilang mga vlog, puro laugh, puro tawanan, pinagtatawanan sila. Kung hindi ka makakita ng tawa, makikita mo naman eh yung angry face. O bilang isang financier, bilang ako yung naglalabas ng pera, eh naku, wala palang naniniwala dito sa mga to. Nasasayang lang yung pera ko, wag na nga. O. Kaya siguro, nagbabaklasa na din yung mga iba dyan. No? Nagbabaklasa na din. Eh, kayo-kayo na lang dyan. Pinagtatawan na lang kayo ng taong bayan. Paano ko naman babasahin yung pangalan mo? Oh, susunod, ilagay mo naman yung... yung pala nakasulat. Hi, hello, always watching. Me, Jeanette. Ayan si Jeanette.